Samantala, napakalaman na unti-unti nang nahuhubaran kung sino-sino ang mga opisyal ng pamahalaan ang umani tumulong para makalabas ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Magugutaw na nang pinalutang ni Sen. Riza Ontiveros ang posibleng pagpapabaya ng mga law enforcers kaya't nakapuslit si Go at ng iba pa ang niyang kasamahan nito na isinasangkot sa operasyon ng Pogo. Matatandaan una nang ibinulga ni Sen. Sherwin Gatsalian na saka na lamang na isa publiko na umalis na umano sa Pilipinas si Go ng buwan mula umano tumakas ito, isang buwan bago ito tumakas. Ngayon may ibang ahensya na umano ng pamahalaan na dati nang akakaalam sa pagtakas ng tinanggal na alkalde. One month after, ano ho, pero isang buwan na alam na nila na nakatakas, pero kailan lang sinabi na nakalabas na ng bansa si Go. Ayon sa report, kamakailan ibinunyag ni Sen. Riza Ontiveros na tumakas na si Alice Go na kilalang bilang Chinese National Go Waping noong July 18 pa, 2024, patungong Kuala Lumpur sa Malaysia. Napakalaban na mula sa Malaysia, lumipad umano si Alice papuntang Singapore kung saan nagpagkita pa siya umano sa tatay niyang si Gua Yan Jung, nanay na si Lin Wen Yi, lalaking kapatid na si Wesley Go at businesswoman na si Cassandra Ong ang sinasabing representative ng sinalaki na Pugu Hub ng Porac Pampanga, ang Lucky South 99. Samantala, batay naman sa pinakahuling report ng Bureau of Immigration, sa kasalukuyan ay nasa Indonesia pa umano si Alice Go. Sa bansang Indonesia rin nahuli ang kanyang kapatid na si Sheila at ang businesswoman na si Cassandra Ong na ngayong linggo rin umano na ibalik sa Pilipinas. At sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng pagdinig ngayon sa Senado, sa ilalim po ng panguna ng komite ni Senador Riza Ontiveros. MH, balita ng bansa. Kasalukuyang nagsagawa naman ang Bureau of Immigration ng backtracking para matuntun naman ang rutang posibleng ginamit ni Alice Go sa kanyang pagtakas papuntang Malaysia. Ang naturang investigasyon ay mahalaga upang matuntun naman ang sistema o taktikang ginamit ng kampo ng alkalde sa kanyang pagtakas. Magugitang una nang sinabi ng BI na posibleng dumaan ang dating alkalde sa Sabah, Malaysia sa pamamagitan ng ilegal na paraan. Hindi rin gumamit ang mga ito ng airport o seaport. Uy, alam ko seaport ang dinaanan ito eh. Natuntun ang dokumento na pag nagpapatunay na pumasok umano ang grupo ng alkalde sa Sabah, ngunit walang dokumentong nagpapakita kung saan ito lumabas. Samantala, sa pamamagitan ng backtracking, tiwala ang BI na matutuntun ang mga posibleng tumulong sa suspendibong alkalde para ilagay umano sa kalabas ng ilegal ng bansa ang naturang dating alkalde ng Bamban. MH, balita ng bansa.